Hello po mga kabukid! Welcome back po! Ang video naman natin ngayon ay tungkol sa lechong manok business. Sa video ito, malalaman mo mga dapat tandang panimula, kapital, gastos, at posibleng kitay sa ganitong uri ng business. Pero bagong lahat, binabati ko ang ating supporter na si Sir Jam Taganahan na nag-request na i-feature ang lechong business para sa nais magsimula ng ganitong negosyo. Ang business niya na may pangalang Chicken Dots. Ito ay matatagpuan sa may Busay, Cebu City. Maaari nyo rin po siyang kontakin para sa mga tips ng mga recipes at ingredients. Ano ba ang lechong manok? Ang lechong manok ay inihaw na manok na may mga nakababad na iba't ibang pampalasa. Isa ito sa paboritong pagkain ng mga Pilipino. Ito ay tanyag na napakasarap na pagkain sa Pilipinas. May mga pamamaraan paano mo ito lulutuin. Maaari kang gumamit ng grill na diuling. Maaari ka rin gumamit ng rotisserie na oven kung saan ang source ay LPG gas o di kaya di kuryente. Ano ba ang pinagkaiba nito? Sa uling, habang naluluto ang karne, ang apoy at ang usok ang nagbibigay ng mausok at nagpapasarap na lasa. Mas lalong kumakatas ang marination nito. Dito, nakakakuha ka ng isang rich, golden brown na kulay na balat ng karne na may sulog na pagkakaluto. Umaabot ng 40 to 45 minutes ang pagluluto nito. Samantala, ang rotisserie naman, ang kaginhawahan, ang pangunahing kadahilanan ng paggamit nito kumpara sa uling. Mabilis na nag-iinit at madaling maiset sa nais na temperatura para sa pagluluto. Painitin ang oven ng 180 degrees Celsius para sa unang isang oras at pagkatapos, itaas ng 200 hanggang 220 degrees Celsius para sa huling 10 hanggang 20 minuto. Sa luto, pinapanatili nito ang katas ng manok dahil sa mabagal na proseso ng pagkakaluto nito. Gayunpaman, tuklasin mo ang tamang timpla at wastong pagkakaluto para dito. Ito ang mahalaga at magdadala ng iyong business. Paano mo naman malalaman kung luto na ito? Ang lechong manok ay nagiging golden brown ng kulay o caramelize. Gumamit ka rin ng food thermometer. Ang panloob na temperatura ay dapat nasa 65 degree Fahrenheit hanggang 75 degree Fahrenheit ang init. Atin namang tuusin ang initial na kapital na magagastos mo para sa lechong manok business. Kung ang napili mong operasyon gamit ang uling, kailangan mo ng grill. Ang 20 to 30 capacity ay nasa 30,000 pesos. Kailangan mo rin ng chest freezer. Dito mo ilalagay ang mga manok na nabili mo. Ang 5 cube feet hanggang 6 cube feet ay kaya makapaglagay ng 80 to 100 kilogram na karne ng manok. Nasa 15,000 pesos ang isa nito. At syempre, utensils or mga gamit sa pagluluto ng lechong manok, mag-budget ka ng mga 4,000 pesos. Huwag nyo rin kalimutang kumuha ng mga clearance, business license, at certificate ng iyong business. Dito, maaari kang gumastos ng 5,000 hanggang 10,000 pesos. At syempre, kailangan mo rin ng marketing collaterals. Ito ay nakakatulong upang mabilis na may promote ang iyong produkto gamit ang logo, tarpaulin, brochure, or flyers. Mag-budget ka dito ng 2,000 pesos sa panimula. Kung wala ka namang magandang lokasyon, maaari ka rin namang umupa ng pwesto kada buwan. May mga nagpapaupa sa presyong 7 to 8,000 pesos. Depende sa lokasyon. Sa tatlong buwan, kasama ang deposito, maaari kang gumastos ng 21,000 pesos. At kung balak mo naman magpagbuwa ng isang maliit na pwesto o pa-renovate, maglaan ka ng budget
na nasa 15,000 pesos hanggang 35,000 pesos, depende sa laki na ipapagawa mo. Sa kabuuan, ang initial na kapital na magagastos mo ng mga nasabing assets ay maaaring umabot ng 92,000 pesos. Sa business na ito, karaniwang ginagamit ang fresh dressed chicken. Pero, maaari ka rin gumamit ng frozen dressed chicken. Depende ito sa quality ng manok at syempre kung paano mo ito inihanda. May pagkakaiba rin ang dalawang ito. Pero tandaan, hindi rin nagkakalayo ang lasa nito. Timpla ang magdadala at wastong pagkakaluto nito. Narito ilan sa kanilang pagkakaiba. Storage life. Storage life, ang dressed chicken ay dapat gamitin sa loob ng 2 araw mula sa petsa ng package nito. At kung hindi ito gagamitin sa loob ng 2 araw, ay maaari mo itong ma-freeze ng hanggang 1 taon. Sa meat quality naman, ang freezer burn ay maaari maging sanhi na pagkawala ng kulay ng karne. Maaari rin itong matuyo. Ganun din ang pagkawala ng natural flavor ng karne. Ugaling i-check ang quality ng nabiling frozen chicken. Mas convenient ang fresh dressed chicken kasi hindi mo na kailangang idaan sa thawing process ang karne nito na inaabot ng ilang oras para maito ang karne galing sa pagka-frozen nito. At syempre, higit na mas mura ang frozen dressed chicken kumpara sa fresh dressed chicken. Ang ideal dress weight para sa lechong manok ay nasa 1 to 1.1 kg. Atin namang tuusin ang mga gastos mo sa pagpatakbo ng lechong manok business sa loob ng 1 linggo. Halimbawa, sa loob ng 1 linggo, meron kang 150 piraso na manok. Kung ang presyo nito ay 160 pesos, magkakahalaga ito ng 24,000 pesos. Ang presyo ay maaaring bumaba pa. Makipag-negotiate ka sa supplier kung bibili ka ng maramihan. Ang 150 pirasong manok ay maaaring kumonsumo ng 2 sakong ulin o higit pa sa loob ng 1 linggo. Pero ito ay depende sa kalidad ng ulin. Kung ang presyo kada sako ay 280 pesos, magkakahalaga ito ng 560 pesos. Narito ang kabuuang gastos mo sa pagpapatakbo ng lechong manok business sa 100 pirasong manok sa loob ng 1 linggo. Dressed chicken na 24,000 pesos. 2 sakong uling na 560 pesos. At ingredients na 1,200 pesos. Utilities, tubig at kuryente na 250 pesos. Pasweldo na 2,100 pesos. Depende sa lugar at sa napagkasunduan nyo. At iba pang mga gastusin na 750 pesos. Sa kabuuan, ang gastos mo sa pagpapatakbo sa loob ng 1 linggo para sa 150 pirasong manok ay nasa 28,860 pesos. Magkano naman ang kikitain mo sa loob ng 1 linggo? Kung nakapagbenta ka ng 100 whole chicken sa halagang 250 pesos ang isa, magkakahalaga ito ng 25,000 pesos. At kung nakapagbenta ka naman ng 100 half chicken times 130 pesos, magkakahalaga ito ng 13,000 pesos. Sa kabuuan, maaari kang makapagbenta na halagang 38,000 pesos. Magkano ang return of investment mo dito? Ang return of investment mo matapos mabawas ang gastos mo na 28,860 pesos sa pagpapatakbo ay nasa 9,140 pesos or 9.93%. Magkano naman ang kikitain mo dito sa loob ng 1 buwan? Kung nakapagbenta ka ng 520 whole chicken sa halagang 250 pesos ang isa,
magkakahalaga ito ng 130,000 pesos. At kung nakapagbenta ka naman ng 272 half chicken sa 130 pesos ang isa, kakahalaga ito ng 35,360 pesos. Sa kabuuan, maaari kang makapagbenta ng 165,360 pesos. Magkanong estimated return of investment mo sa isang buwan? Halimbawa, nakapagbenta ka ng 656 na manok, ang return of investment mo ay 40,164 pesos or 43.65%. Matapos mabawas ang gastos mo ng 125,196 pesos. Sa pagpapatakbo nito, may ginawa po akong tool para sa lechong manok business. Dito, ilalagay mo ang initial na kapital, mga gastos, presyo ng lechong manok. Maaari mo rin ritong ilagay kung ilan nabenta mo sa loob ng isang linggo or di kaya isang buwan. Iko-compute niya ang kita mo kada araw, linggo at buwan. Ang spreadsheet na ito ay ginawa ko para ibahagi sa mga taong patuloy na sumusuporta ng ating YouTube channel at sa mga gusto magnegosyo ng lechong manok. Mag-message lang po kayo sa ating Facebook page kung gusto nyo makuha ang spreadsheet na ito. May video rin po akong ginawa na maaari nyo rin panoorin tungkol sa dress chicken business. Sana po ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Huwag nyo po sanang kalimutang mag-subscribe at suportahan ako sa mga susunod pa natin mga videos. Maraming salamat po sa panonood mga kabukid!